ang pinakamaiinit na balita, intriga at blind items na dito lang ninyo mapapanood. Bato-bato na lang sa langit ang katamanin, siguradong mabubukulan. Alright! Again na! Nagkagulatan! Nako, alam po namin mga kapatid, pista opisyal po ngayon kaya nananghalian ng bawat pamilya na magkakasama, kasahog ang Take It Per Minute! Alam ko, lahat nakatutok ngayon. Oo. Siyempre, isa lang ang hinihintay niyong ihahain namin sa mesa. Correct. Ang makasaysayang pag-iibigan ni Mateo Guidicelli at Sara Eronimo starring Mommy Divine! Naagaw eksena. Oh, grabe yun. Manayan yung stand mo dun. Hindi. Pag as a mother, parang naawa naman na kay Mommy Divine. I mean, imagine mo yung bigla na lang malalaman mo, ikakasal pala yung anak mo, di ba? Ikinasal pala. Oo, you know, tapos yung makikita mo doon, lahat ng parte ng lalaki, tapos wala mo lang yung parte namin. Parang in-out kami, di ba? Tapos yung bang, imaginein mo na lang yung kahihiyan ni Sarah na doon sa nangyaring, nagsisigaw doon yung nanay niya, nag-ano. Eh, first day pa naman dapat yun ang very memorable day for her. Mm-hmm. Diba? Na kung halimbawa matuto yung chismis na baka buntis si Sarah, baka maka-apekto pa sa kanya. Dahil ano, yung, siguro yung ano, yung sa part ni Mommy Divine, kung nung una, ayaw niya, meron siyang hindi niya gustong matuloy yung kasal ng dalawa o ano, hindi magkatuloy yung dalawa. Yun sana, nung una, na ayaw niya, na sumunod naman si Sarah, dahil ano, at pero ito, wala ka nang magagawa dahil ito na, final na. Naging mag-isawa na, kinasal na. Wala na akong magagawa. Wala ka nang magagawa. Oo. Ako din, pananaw din ng isang nanay ang maiiralin ko ngayon. Pero mas lalawakan ko yung isip ko bilang nanay dahil una alam ko, nasa sobrang edad na yung anak ko para mag-asawa. 31 na, magta-32 na. Pangalawa, iisipin ko na lang na kaya ito inilihim sa akin kasi kukontra ako. Alam ka namang, di ba't kaya naman nagtatahanan at saka nagkakaroon ng mga sikretong pag-aasawa na ganyan. Dahil may kumukontra. Yun lang yun. Eh, pero hindi ko siguro gagawin yung susugod ako doon sa function room kung saan nandun yung pamilya ni Mateo at saka yung anak ko na magsisisigaw ako doon at magbabasag ako ng pinggan. May pagbabasag ba ng pinggan? At sasabihin ko, mga walang nga kayo, mga traidor kayo. Traidor! Gusto ko makausap yung anak ko, hindi ko gagawin yun. At saka feeling ko naman, bago sila humantong doon sa sikretong pagpapakasal. Mahabang proseso yan. At alam nila from the beginning na hiningi naman ata ni Mateo ang kamay ni Sarah doon sa kanyang mga magulang. Pero tumanggi. Tapos, siguro, naging proseso pa dahil matagal naman sila magkarelasyon. Siguro naman, sinubukan talaga nila na i-convince o parang anuhin si kunin ang loob ng magulang ni Sarah. Pero siya, siyempre, kapag taong nagmamahalan, wala. Tsaka pag nasa, I would understand kung 18 anyos si ano, or 15 anyos. 31 na. Hindi, actually nga, doon sa ibang nanay, di ba, parang pag 25 yung anak mo, wala pang relasyon seryoso, takot ka na, ay, bakit naman tagdalaga anak ko? Mag-aanap ka na, di ba? Correct. At saka walang kasalang bigla. May inaayos ka na lisensya. Merong tinatawag yan na mag-a-undergo muna kayo. Lalo na yan, Christian yan, di ba? Christian wedding ito. Saka naka-announce yan, di ba? Yes, mahabang proseso yan. Tumulong si Mayor Lino Cayetano. Siyempre si Lino Cayetano galing Mayor sa showbiz. Diba, showbiz din. BGC kasi. Diba? So, hindi ito ipinanganak yung ideya na kagabi nag-usap, magpakasal tayo bukas. Walang ganon. Pero ang ganda rin ng sistema nila. Imagine yun, nag-taping pa si Sarah. Kasi alam naman natin, lumabas na yan Lumabas yung storya na 2020 ang posibleng kasal ni Sarah. Kaso biglang, hindi pala totoo kasi nasa taping siya ng The Voice. Pero nagpaaga siya ng schedule. Talagang ginawa ng paraan para maituloy yung pagpapakasal. Actually, kasama niya yung close in security tsaka si Manong Delphine, ang kanyang ama. Nag-LBM. Sumakitan dyan. Pinakain ni Sarah ng ano? Hindi ko alam.
kinasihan sila ng kapalaran. Umuwi si Manong Delphine, ang naiwan, yung driver. Walang baon na kaya tap? Kasi, teka lang, wait. Baka naman, ano, boto na pala si Daddy. Baka naman, chinarot-charot na lang niya si Mami Divine. Si Mami Divine na niya, siguro kawawa na may anak ko. Eh, di ba mas close si Sarah sa tatay? At kaaway niya, nanay niya. Kaya nga, baka naman, chinarot-charot lang ni Daddy Delphine para, sige na nga, anak, mag-arty-arty na lang ako. Eh, anong pumunta ng BGC si Sarah, ang kasama na lang itong nag-guest pa kay Kuya Raffy Tulpo na si Jerry Tamara. Di ba na inconsistent? Kasi, isang boxing enthusiast ang nakausap ko. Alam mo naman ako, matanong ako sa ganyan. Dito daw siya sinapak sa leeg. Ang alam ko, kapag nagsasalita yung mga marunong sa boxing, iniiwasan ng panga at saka leeg. May mga ugat tayo dito. Kung sinapak siya ni Mateo, eh, ang ganda ng katawan ni Mateo, malaki pa, mataba lang itong Jerry. Tulog yan. Matutulog yan kasi dito eh. Bad kissing na gising siya, nakapunta pa siya ng tagig police at nakatagpa-blatter pa siya. Saka ano, tinapik lang daw at sinabi, huwag ka nang sumama sa loob kasi gusto ko rin niyang sumama dun sa Red Crab. Gusto ko kumain. Kumain. Gusto pa dagdag gastos, ha? Gusto pa niya makikain. Dagdag gastos, nagbasak pa si Mami Divine. Babayaran na naman yun ni Mateo. Na, may pagka-inconsistent. Alam mo naman si Kuya Raffy Tulpo, pag paulit-ulit na nagtatanong parang sa inyo interview. Parang police talaga. Inuulit-ulit niya yan kasi may gusto siyang patunayan. Ang sabi niya, telepono lang po ni Ma'am Divine ang alam namin. Bawal po sa amin na malaman ang number ni Ma'am Sarah. O sa ano nangyari? Sinabihan po ni Ma'am Sarah yung driver na mauna na kami. Kaya po ako tumawag bilang VIP ko po si Ma'am Sarah. Baka sisihin ako ng mga parents niya bakit nawala sa paningin namin. Later on, paulit-ulit na tanong ni Kuya Raffy, sabi na niya, eh kasi sinabihan po kami ni Ma'am Sarah na mauna na kami. Ah, so si Sarah, opo, sinabihan po kami. Kaya nag-report po ako kay Ma'am Divine. Ala na. Kahit saan korte erap, inconsistent. Sabi mo, hindi mo alam ang number. Diba? Tapos si Ma'am Sarah na pala yung nagsabi sa inyo. Pero sana maayos yung dalawa. Kasi, ibig ko sabihin, andyan na eh, kasal na. Ano pa ba habulin mo? Diba? Ano na lang, pray na lang ni Mami Divine tsaka ni Daddy Delphine na maging maligaya si Sarah. Kasi, naging napakabuting anak. Ay, nagtrabaho ng gusto. Magpatahi tayo ng anak. Hindi sasapat sa padron ni Sarah. Imagine mo. It's about time na para naman sa kanyang sariling kaligayahan. At saka mabuti. At isa namang good cuts din si Mateo. Oo. Isa rin napakabait na... At akala kasi nila kung saan ang galing si Mateo. Ang nanay niya, anak ni Chief Justice Fernan. Tsaka hindi. Italiano, no? Gaganda yung ano? Gaganda yung... Lahi. Lahi ng mga Hieronimo. Oo. At saka, kapag ang anak mo ay nakapagbigay na sa'yo ng sobrang biyaya, sapat na sapat, sobrang pa sa na. Kailangan nyo, bigyan nyo naman ang karapatan lumigay. Doon talo si Mami Divine sa argumento ng bayan ngayon. Bakit siya binabash? Kasi ang nakikita lang natin, yung tulong na naibigay nitong bata na ni hindi nakapaglaro ng manika, hindi nakapag-jackstone, dahil isinalang nyo agad sa trabaho. Yun lang alam natin. So, talo talaga si Mami Divine sa argumento ng bayan. Pero kung alam natin din siguro yung mga saloobi ni Mami Divine, bakit ganito, ba't ganyan, siguro mababalanse. I'm sure naman, yandun pa rin naman yung puso nung nanay. Naku, sabi ko nga, lahat tayong makialam ngayon, talo pagdating ng araw. Alam mo, bigyan na lang. Magbabati mag-ina tayo, talo. Bigyan na lang natin regalo si Sarah at si Mateo bagong kasal sila ng Man Familia. Tsaka ng Mama Cheese. Mama Cheese Kitchen. At sana ito mapaglihihan ni Sarah. Dilis? Dilis, oo. Ako gusto ko yung money ni Tita Chi. Yung money niya mismo? So pag tinanong si Sarah, sasabihin, ano, naku, saan mo pinaglihi ang baby mo? Sa mani ni Mama Chi. At sa crispy diles. Alam mo, mga kaibigan ko abroad, isa lang sa Christinelli, hindi ko kinaya last episode. Ay, teka lang! Ayoko! Speaking of last episode,
May maling sinabi si Nanay Lolit. Alam mo, pag si Chris Aquino nagsabi, hindi. Pag si Chris Aquino nagsabi doon, parang hindi bastos. Pero pag ako, parang ang bastos-bastos. Pero ba? sabi, hindi daw yun pala yung tinatanong niya. Mas lalo na yun. Diba? Pag yun ang sinabi ko, parang ang ano, alas-alas na. Yun, hindi pala yun yung tinatanong ni ano. Ni Chris. Pero tungkol din yun sa nota. Oo. Imagine mo. Yung anay. Hindi ba sabi niya? Hindi yun. Anong sabi? Diba? Pero alam mo, nung si Chris na nagsasabi niyan, ang dami na niya natikman, di pa niya alam. Kaya nga, pag si Chris nagsabi nun, parang ganda pakinggan, parang ano lang. Pero pag ako nagsabi, parang bastos, diba? Hindi, kasi yung term, na sinabi ni Nay Lolit, hindi pala yun, ibang term pala. Pero pareho din. Na pwede natin i-relate sa taong na ito. Charo. The year of the rat. Yung pala ang tinatanong. Nagrarat. Hindi niya alam yon. Hindi raw niya alam yon. Pero yung sinabi niya, alam daw niya. Yung alam daw ni ano yon. Sinabi niya, hindi niya alam yon. Tinanong niya kayo? Tinanong niya si Philip Salvador. Ang tao niya pa, Bans, what do you mean by rat? By rat talaga. By sanitize na. Oo, ayoko na. Naku, ang taas ng ano ni Olipat. Sabi ni Sneezy, ano? Ano? Ano daw yung tinatanong? Naku, tumigil ka na dyan, no? Ida Ching! Naku, si Ida Ching Silverio, si Boy, si Caragay. Ay, ang sarap ng ano, mangga na dinala sa atin ni ano, ni Linda. Pasok mo na. Halika na, para makita ka, Tina. Ikaw ang favorite ng mga nakikinig. Nakikinig o nanonood. Dahil dyan, paki-like at paki-share ang aming Facebook page, Filipino Star ngayon. Yan, ayun pa. At syempre, ito ay anniversary episode pa din dahil buong February ay first anniversary ng Ticket Per Minute Mega, no? Ang sarap-sarap. Kaya may catering pa rin. Salamat kay Tita Flory Estrada. Tita Flory, maraming salamat po. Nung nakataan si Tito Manny Garcia. Nung isa pa, si ano naman, si Mr. Kong Hoon, diba? Ayan. Yung close name, ano. Tapos yung una yung sayo. Si Tita Flory, lahat maraming salamat. Lagi yung nagbibigay sa atin ng bigas na talagang hinahunter. Na napakasarap. Ang hinahunter! Ang Rafael. Hinahunter. Grabe yung baguong. Ay, yan ba yung dala-dala ni Kamsat Linda? Linda. Parang mangga. At si Karen, at si Maya, may upuan na. Salamat sa sofa. Maraming salamat naman kay Nikki Go, at saka kay Letlet and Henry Cocabo. Maraming salamat, lalo na sa kanilang kapatid na si Muchacho. Alam mo? Galing yan sa Jolly Furnitures. Yeah. Hello naman sa Jolly Furnitures. Alam mo, nalaman ang Jolly Furnitures na tinutulugan lang tayo ni Maya. Na-board siya habang nanonood. Alam mo, bigyan nga natin yan ng supa. Wala lang ka ng casting. Wala pa si Tita Rexy. Oo nga. Andiyan na rin sa labas, lumalapang. Lumalapang sila ni Papa Jess. Jun Simon, hello. Or thank you naman kay Nanay Lolit. O, sinulat niya ako. Sinulat niya. Ang ganda-ganda ng sinulat niya. Adopted, ano na raw niya ako, daughter. Charot, ayaw lang ni Gabby. Sabi ni Randy Balaguer, pengi daw ng mani. Kumakain ba siya ng mani? Kay Tita Chica sa Mama Cheese Kitchen. Cheese Kitchen. Yung meron silang chicharon na mushroom, tsaka meron dilis at yung mani. Bongga. Alam mo, si Rhea Reyes ng Winnipeg, Canada, inubos yung isang ganyan ko na dilis. Ang sarap naman kasi. Kumakain din siya ng mani. Alam mo, mga walang yaka yun. Dahil dyan, eto muna. Hello kay... Sino yan? I. Agtorio. Good afternoon po sa aming homesick reliever na Christine, na Lolit. Mr. Fo, congratulations po. Happy first anniversary po ulit sa inyo and more power po sa show nyo. 5 in the morning po dito. Oy, from Marbella, Spain. Oh, bongga! Wow. Social naman. Ayan, sabi nito, si Cosimisu. Ayan, happy anniversary sa... Take it per minute, Mega Non. Eh, sige, agat dula. Good day sa inyong lahat dyan. Tutok talaga ako sa inyo watching from Dubai. Dubai. Naku, ang babait nyo talaga. Talagang kami tinututukan nyo. Hello naman kay June Lalin. Nasa si June Lalin? Sa LA. LA. Nasa LA. Di kasama ni ano? Sino yung at lagi sa atin dito na nagbibigay ng pasalubong yung si Oliver Carney. Ay, si Oliver Carney may papadala daw.
Ako, message niya ako last night. Naalala mo yung pasalubong niya sa'yo? Ano, ang sarap-sarap. Oo. Mamatay. Oo. Oh, tinapon niya yung lata. Napunta lang dito. Sabi, lata na. Yung laman, kinain niya. Then, meron doon siya padadala. Minessage niya ako. Oh, anyway, dahil dyan, eto na. Sabi ni Salve Assis, uy, teka lang ha, si Salve ha, in fairness, nakaano na, print out na yung mga headlines. May budget na tayo sa printer. Oh, ang ganda na. Alam mo, Salve, yung binabayad mo sa print out, idagdag na ang sweldo namin, no? Wala, wag na, wala na print out. Sweldo na lang. Titingnan na lang namin kahit sulat ka na. Kaya naman namin basahin yung sulat ka ma, pero ngayon ayaw ni Tita Nene Olanda yan, ti Louie Tolentino. Hindi, bago yan ito. Naniniwala na talaga ako maraming nanonood sa atin dahil according to Ogie Narvaez. Nako, eto na. Nagano daw. Ayun ba, kinausap yata siya ni Tita Min, yung mabait na nanay ni Catherine Bernardo. Dahil si Carla Estrada daw, gusto kong itanong kung meron daw tayong personal na galit sa kanya. Mm-hmm. Kay Carla. Kay Carla. Dahil nga daw, madalas natin siyang maging topic dito. Na ano, eh, alam naman niya, nagpipit sa atin si Ogie. Gayon item ni OJ galit. Charot lang. Hindi, charot lang. Charot lang. Ayusin ko lang ha. Alam mo, Carla, ano man ang sinasabi namin dito, galing talaga kayo. Hindi. Mag-walk out si OJ. Ilabas natin yung tao kasi wala naman siyang kinalaman dito. Ako, wala akong personal na galit kay Carla Estrada. Although noong bago pa lang siya, hindi pa siya artista, nakilala ko na siya through Vic Mampusti, Sumalangit Nawa. Alam niya ko ano istorya noon. Hanggang sa naging Dots Entertainment, ano siya, hanggang sa nakilala na siya. Alam niya na wala akong galit sa kanya at inaanak ko si JC, anak nila ni... Naldi. Padilla rin ah. Alam niyang wala. Pero meron akong mga kaibigan na sinasaktan niya. Sinasaktan niya. Siyempre, manunulat ako, di ba? Inilalabas ko yung saloobing ko sa pamagitan ng aking panulat. Baka sakali magising siya. Saka napanood ko yung one episode ng Magandang Buhay. Na magiging walang buhay pag nawala si Melay. Binabara niya talaga si Melay Cantiveros. Nahaawa ako for Melay. Nahaawa ako. Yung mga bad breath. Wala akong personal kay Carla. Pinakahuling tao siya na bibirahin ko ng dahil sa personal na galit. May pinagsamahan kami. Okay. Pero so, saan ang gagaling yung mga fini-feed sa akin? Charot! Charot lang! Hindi. Ay, dito siya pumarada eh. Isa lang ang marami na nalaman namin, tatlo kanina, isa lang ang sa boyfriend niya. Pwede mag-iingat sila, public figure ka, dapat nasa aquarium ka. Nasa aquarium ka, alam mo nakatitig sa'yo ang publiko, mag-iingat ka. Hindi, tsaka yun, de, yung blind item naman yun. Pinangalanan naman natin si Baso, alam natin na siya yung blind item. Parang funny-funny lang naman, tsaka hindi, mga taga rito yung nakakita. Hindi, tsaka walang ano, yung bang kung meron tayong kuminsan, napipilantik kuminsan, walang personal yun. And, parang opinion lang namin na, ayun, binigay lang namin. Ngayon kung medyo nakasakit, eh, bahala na kayo. Kayo nagbigay ng malisi. Akala ko mag-aala CEO Carlo Lopez Katigba. No, sorry. Hindi po kami perfecto. Nagkakamali din po kami. Pero yun pong mga pagkukulang na yun ay gusto naming itama. Diba? Verbatim ba yan? Hindi verbatim. May mga kulang. Pero ang galing-galing niya, napaka-sincero niya ang salita. In fairness, in person, napaka-gaano sa usap. Amiable niya, tsaka parang amiable. Mr. Amity siya. Mr. Amity, Napaka-sincero ng pagkakatawin, mababa, low-key. Tsaka cute-cute niya, ha? Oo. Siya ngayon ang ano? Siya ang crush ng bayan. Kasi may asawa na daw, nasabi niya sa isang post. Sabi ni Vice, may asawa na daw. Pero alam mo, sa kumukulong tubig, siya ay naging pampakalma. Actually, si nung in-interview ni Karen Davila, si spokesperson Salpanelo, ano, sinasabi niya na yung mga bata, parang naaawa daw siya dun sa mga batang mga executive kasi sila ngayon yung sumasalo dun sa pagkakamali daw ng mga
nauna sa kanila. Kasi sinabi niyan, mabuti pa yung batang to, marunong mag-sorry. Oo, yun ang sabi niya. Oo. Ano, kung noong paraw nila ginawa ito, dapat hindi na humantong sa ganito. Mm-hmm. Parang ganon. Pero nakakatakot yung labanan ng mababa at mataas na kapulungan. Sabi ng Senado, pupwedeng magpatuloy ang pagsimpapawid kahit mag-lapse na yung franchise. Sabi naman sa ibaba ni Congressman Cayetano, hindi po ayan no, si Oye, tinatawagin na ni Carla. Hindi pwedeng maging ganon, sabi niya. The moment it lapses, ala na talaga. Parang, ano ba totoo? Yun nga, pero syempre, si nung napanood kay interview ni Panelo, sinasabi na kailangan talaga, Kongreso. Doon naman talaga. Kaya nga kinu-question ni Congressman Cayetano, sa baba talaga manggagaling. Sila talaga ang may karapatan para magpasa o hindi nung prangkisa. Tapos di ba may nagsasabi na hindi naman daw talaga March 30, may nagsabi na May 2. Bakit konting kembot na lang yun? Ah, isang buwan din. Oh. Pero sabi hanggang 2022 pwede pa rin daw. Tuloy. Oo. Pero may kaingayan si Tita Rex si Chanko. Nagkita kasi sila ni Direk Franny Zamora. Oo nga si Direk Franny. Mga malabon guys. Alam mo si Rex si ha? Nakikain na yun ng libre, kumukuha ka ng collagen, kumakawapan mga libreng giveaway. Talagang ingay-ingay pa pag pumunta dito. Nakaka-distract ng attention. Ilarawa naman natin si Karen Martinez. Oo, yan na. Si Karen Martinez na parang langgam kung nasa na asukal nandun siya. Kaano-ano niya si Willie Revillame? Si Willie Revillame ay isa lamang sa kanya mga kliyente. Isa pa si Tates Gana. Isa pa si Saldi Aquino. Ba't may tinitinda si Karen? Hindi, basta magsabi ka ng mayayaman asa talinon. Love, sabi niya love daw yon. So naging sila ba ni Willie Revillame? Ay, hindi. May taste naman si Willie. So, ibig sabihin yung karelasyon ni Sir Willie Revillame, may taste niya yon. Unang pagpapaira lang kawalan ng taste. Si Albert Martinez ang original na alaga ni Karen. Ah, talaga. Mm-hmm. Sige. Inaanak ko rin anak niya, si Rafael. Ah. Si Carla Martinez. Aluwa. Gigi Totanes. Hello naman kay Gigi Totanes. Tama po kayo dyan. Nanay din ako para sa akin po kung saan masaya ang anak. Tama. Susuportahan ko. Kasi siya naman ang makikisama sa taong napusuan niya. Si Mami Divine parang sobrang OA na kay Sarah kasi ayaw niya na mawala ang perang kinikita ni Sarah. Watching from Melbourne. Mag-ingat po sa bushfire. Lydia Carino. Ano kaya ni Robin to? Happy anniversary sa tatlong diva. Wow. San Jose, California. Lydia Carino, punta po kayo sa California. San Jose. Tagad yan si Renette Roma de Leon. San Jose, California. Mm-hmm. Alam mo, sa pananaw kasi ng mga nanay, kahit papano, may hinampo eh. No? Para kasing last to know si Mami Divine. Pero dapat, lawakan niya isip niya na kung umayag lang siya. Andiyan na eh. Ang ibig sabihin, andiyan na, wala ka na magagawa, tanggapin mo na. At siguro naman, na gentleman naman si Mateo para, di ba, noong simula pala? Para panindigan. Para panindigan. Para ipinakipaglaban, di ba? Yung iba sumuko, di ba? Oo, yung mga napitsarahan lang yung isa eh. Ganun na. Tumiklop na eh, si Mateo. Actually, may mga eksena din daw na para may conflict yung si yun nga nagpakita din ng kakaibang ano kay Mateo pero pinaglaban ni Mateo ipinaglaban, si Sarah. Matindi yung bata talaga. Yes, mahal na mahal niya si Sarah. Correct. Saka nakakita dadalaw kay ni Sarah nakabantay si Mami Divine. Hindi tsaka hindi. Kung totoo yung testimonya ni bodyguard, ang bilis yung nakarating dun sa venue. Parang sabi niya, wag mong iiwanan. Malapit lang ako sa area. Eh di ba parang dati may ganyan na tayo na parang umaten si Sarah ng family something ni Mateo. Oh. Pero si Mami Divine nandun lang talaga sa area. Nakabantay. Hindi siya invited o hindi siya pumunta dun sa event. Pero nagbaabang. Pero nakaabang dun sa malapit na ano area. Oo. Kumakain. Hindi, kaya nga buntis ka ba? Pinagdadala ko yung ano ni Sarah. Hindi. Uy, tinatanong ni Daddy Wawi, ba't naging balae ka niya? kay ano, Glidel at saka kay Tonton. Oh. Anak ni Daddy Wawi, si Glidel. Oh. Anak mo naman, si Tonton. Si Tonton na...
nakikiusap sa akin. Nawag na raw siyang nawag na raw siyang pag-usapan. Oo, na humihingi siya ng cheque. Ayaw ni Boyce Caragal at ni Jun Simon. Ako, dami-daming text, hindi ko na mababasa. Okay. Meron ko pinakitang Coco. Yun muna siguro, yung kay Coco. Andiyan kasi si Miss F. Oo nga, Miss F. Kamusta naman ka sa kay Joey Diaz? Nakita niya, ano niya, mala, binibining Pilipinas ka away. Oo. Talaga ano naman. Di ba ganyan si Miss F? Si Fernand de Guzman. Correct. Nimba girl. Ito na ang Coco Martin. Coco, hindi pinatos ang mga patutsada ni Robin. Ay, sandali. Manay, may lilinawin ako sa'yo. Di ba sinabi ni Robin sa'yo, Nanay Lolit, hindi ko po kayo sasagutin, pero totoo po na binuhusan ni Coco ng tubig yung crew na inaantok. Si Manang Inday pa nga po ang sumaway. At sinabi pa po ng reyna ng pelikulang Pilipino na si FPJ daw hindi gumawa ng ganyan kahit minsan. Manay, lilinawin ko. Ano ka dyan? Salbado ka dyan. Nagsabi si Manang Inday, wala siyang alam tungkol sa buhusan ng tubig. Kumbaga, wala siyang kalam-alam tungkol sa binuhusan ni Coco, yung crew. At lalong hindi niya binitiwan na kahit minsan hindi gumawa ng ganyan si Tito Rani. Kumbaga, ang punto ni Manang Inday, kung meron kang bibirahin, huwag ka na magdamay ng ibang tao. Yung nga, di ba yan ang point ko nga eh. Oo. Pinagtatanggol daw, according to Robin, yung kaya siya nag-ingay, pinagtatanggol niya yung maliliit na worker ng ABS-CBN. Pinagtatanggol mo itong mga to, ikaw ang nagsasalita. Ba't kailangan mo idamo si Coco Martin? Si Angel Luxin, si Ding Dong Dantes. Si Ding Dong Dantes. Hindi naman sila kasali sa issue. Wala naman silang ano. Tapos ngayon, kung ipinagtatanggol mo to, nasabi mo mga nagre-reklamo tungkol sa maling kalakaran, ba't hindi sila magsalita? Diba? Hindi, ba't hindi sila magreklamo? Ba't ikaw nagsasalita? Eh si Moka, binanggit ka din. Oh, bakit na naman? Ba't ako nalang lagi? Kasi ba may message si Moka? Sabi ni Moka kasi daw, na hindi naman ako naniniwala, pero sinabi ni Moka. Ano? Hindi mo alam yung hindi mo raw alam yung issue kasi daw, gusto mo lang daw protektahan yung mga alaga mo. Eh, si Moka ba, may alam din nga niya lang kung nasaan ang mayon volcano? Oo nga. Hindi, ang aking sa kanya-kanyang ano kasi, di ba? Hindi, ewan ko, hindi ko naman sasabing bobo si Moka dahil meron mo sa posisyon sa gobyerno. Ako, hindi lang itang nakaposisyon, matalino. Kaya nga, ang ibig sabihin, ang punto ko nga, huwag magsali si Robin ng iba. Kung gusto mo ipagtanggol itong bagay na to, itong issue na to, ikaw lang. Di ba, hindi pwede yung ano. Stick to A. Huwag ka magdamay ng B, C, D. Ang dami mo ko rin nakakalaban. Saka diba? Hindi, yung, kumbaga, nagpapahiro ka. Ikaw na lang hiro. Ba't ka nagtuturo? Diba? Hindi kayo mo ka. Ano masasabi mo? Sinasabi niya, ikaw, ano daw, wala ka daw alam, tapos yung alaga mo lang daw iniisip. Naku, kayang-kaya sagutin naman na yan. Moka. Oh, yan ang. Mukha mo. Hindi ito. Moka, stop using me, please. Just ngayon siya, baby. Ang bele. Diba? Stop using me. So, kakain ka ba ba ng mocha? Hindi na. Caramel na kakain mo pa. Chocolate. Alam mo, itong mocha nito, nang kapal din ang mocha. Walang biro. Ikaw nga dyan, di mo nga alam mga managaganap eh. Hindi ka nararapat yan sa posisyon mo kasi pera namin pinambabayad sa buwis ang mga isinusweldo nyo. Diba? Isipin mo, tinanong ka kung nasa ng mayon. Hindi mo alam. Oh, di ba? Stop using manay. Panalo yung ano mo. Hindi. Panalo yung ano mo. Panalo yung kanyang ano, quote. Hindi. Headline na yan. Nanonood sa atin si Chris Aquino ngayon. Nagtatanong siya. Kung, Chris Aquino? Yeah. Kung lumapit na ba yung driver kay Rapid Tulpo? At ito naman sa ko, yes, at gusto magdemanda. Oh. Sino yung driver? Yung ano, yung si bodyguard. Si Jerry Tamara, nagsumbong kahapon. Si Chris Aquino? Oo. Si Chris Aquino? Oo. Hello, Chris. Hello po. Alam mo bang maayos na siya?
At hari na wang magpatuloy na ang pag-ayos ng kanyang physical na katawan. May gusto ko yung gown niya dun sa kasal. Yung alam mo, Chris, babasahin ko ano mo, ha? Para mo lang. Yan. Because I am chismosa nai, what did the driver say sa post mo? So it was Mateo's dad and not Mateo na nanuntok. Nagpa-interview nga ba yung driver kay Rapi Tulpo? Because I am chismosa. Takotala, at saka hindi siya na, ano ha? Isang ano ha? Dalawang beses pa. Alam mo na, kahit hindi mo basahin, basang-basa ko. Oo. Kaya ngayon sinasagot na kita. Gusto niya siyempre, alam din niya ang issue kasi bati na sila ni Noy-Noy. Ano? Maganda yan, maganda yan. Hindi, ang maganda naman talaga sa pamilya nila, Chris. Kahit na ano sabi mo, may tampuhan kung ganyan-ganyan. Pero solid sila. At saka hindi nila inilalantad sa publiko yung dirty linens, diba? Yun ang kaibahan ng edukado sa mal-edukado. So sino-sino ang mga mal-edukado sa showbiz? Sige. Hindi, kung edukado ang mga Aquino dahil hindi nila winawash ang kanilang dirty linens in public. Sino-sino ang mga mal-edukado? Hindi yung ano mga ganyan dito kailangan na ako. Washing your dirty linen sa public. Mga bareto. I mean, di ba? Oo, yun. Sa'yo, di ba? Hindi kayo dapat pagpamilya nag-aaway. Kaya kailang. Iisang lugo kayo, kayo eh. Pero dahil nga hindi mo maiiwasan, dahil nasa showbiz kayo, na maraming interesado doon sa issue ninyo, pwede mo naman sabihin, ano eh, pakiusapan, huwag na natin palakit. Sa amin na lang to, di ba? Parang ginagawa ni Sarah kahapon sa taping ng ano, ng teens. Merong gustong uminterview sa kanya, wag na po, please, okay na po. Parang ganon. Kasi pag ano mo, dadagdagan mo pa yung ano eh, issue. Pag sagot mo, may sagot. At saka walang artisang napipilit ng reporter. Kapag pinilit ng reporter at merong desisyon ang artista na wag magsalita, wala kaming magagawa. Parang si ano, si Mateo. Pag na tawag ni ano, Papa Rapi, di ba? Pero magalang si Mateo na sinabing, pwede po ba si Boss Vic na lang ang magpapaliwanag? So si Boss Vic tinawagan ni Papa Rapi. At si Boss Vic ang nagsabi na hindi sinuntok ni Mateo si Tamara. Ayon kay Sarah Jeronimo na lagi silang magkasama the whole time, sabi ni Boss Vic. At yun nga ang sinasabi ng iba na kung dito siya sinuntok, ang lakas ng kamao ni Second Louis. Di ba ng Philippine Army, ensayado. Kung dito siya sinapak, mga boxer, sabi ko nga kanina, iniingatan pa nga, tsaka leg, meron tayo mga ugat dito. Dapat tulog si Jerry. Dapat hindi, ano na lang talaga, mag-ayos na lang talaga dahil andyan na eh, kasal na. Huwag na natin bigyan pa ng problema si Sarah sa bago niyang journey sa buhay, di ba? Correct. Dapat... Sabi, may tanong si Riza Castillo. Miss Christie, anong masasabi mo sa isyong Alden at Sanya? Ang layo. Malayo. Gusto ko si Sanya para kay Alden. Gustong-gusto ko si Sanya Lopez sa kay kapatid niya, si Jack Roberto. Si Jack Roberto, kitang-kita may paging masunuring mga anak. Si Sanya lang sa atin, ba't bigla pumasok si Jack? Kapatid niya yun eh. Kapatid niya si Jack. Pero si Sanya, nag-guess na natin, di ba? Kapatid niya si Jack. At syempre, mahal na mahal ko si Alden Richards. Bagay silang dalawa, mabait pareho. Magkakasundo. True. Ano yung sabi ni Faben Casera? Hello, watching from Bahrain. Happy first anniversary. Pa-shoutout po. Happy birthday sa nag-iisang Diamond Nako, Star. Nako, totoo yan. Happy birthday, Maricel Soriano. Happy birthday, Miss Maricel Soriano. Siyan din si Maricel. Isa rin sa mga mabubuting anak. Ay, oo. Oh. Ay, nako. Ito yung mga padron na talaga may pagmamalaki mo. Basta si Catherine Bernardo, mabuting anak. Meron akong dating ano kay Miss Maricel. In-interview ko siya. Ambush interview. Nanalo siya sa FAMAS. Tapos, pawis. Ang ganda ng gown niya, inosoto siya lagi, di ba? Kaso, syempre, medyo pawis. So, t-shirt yung ganyan. So, sinabi niya sa cameraman, Kuya, hanggang dito lang. Sabi niya, kasi pawis ang lola mo. So, in-interview. Ang cameraman, hindi sumunod. Pero in-interview ko siya, sumagot siya, masaya, ganyan. After yung interview, Kuya, hindi mo ako sinunod. Sabi ko, paano niyo po nalaman? Ako pa. Kasi nindan ko yung ano, yung kuha ng cameraman. Totoo nga, hindi nga sinunod. Hanggang dito nga yung pero marespeto. Oo, marespeto. Si Sharo naman, pag cover mo siya ng magazine, yung Transparency, alam niya pag baligtad yung transpa. Kasi yung sungki niya,
Nakakita. Pagka lumipat sa kanan, dito siyang key niya eh. Baligtad ang cover niyo. Ganon siya. Para si Ate V naman lagi ang ilaw. Ang ilaw. Ay, best friend niya yan. Ay, si Ate Guy. Ano? Si Ate. Ilaw din. Ilawan dapat. Dahil baka madilim. Ay, grabe! Ano ba? Ayaw ni Miss F. Dahil, di ba may pelikula? Kasama si Arlene De La Cruz? Oh. Tuloy ba yon? Si John G. Martinez ng LA, pinababati ni Colonel Jude Estrada. Hello naman kay Sir Jude. Jude, magpadala ka na uli ng bangos. Ay, bangos daw oh. Narisa Galarosa, ha? Hello po sa inyong tatlong manay, Lolit, Nay, Christy, Mr. Fu, watching from Kuala Lumpur, Malaysia. Wow, gusto natin pumunta dyan sa Kuala Lumpur. Madadala pa ba tayo dyan ni Salve? Ay, binili na niya electric plated na ano. Ang ganda ng outfit ni Salve. Electric plated na ano. Mahirap ako nakakaliw ko raw, sabi ni Tita Nene Olanday. Huh? Ayoko nang ginataan, Tita Nene. Ayoko na. Naku, alam mo, after this episode, nararamdaman ko machichismis si Manay Lolit na buntis. Bakit? Kasi kain ng mangga with the bagoong. Hindi, di ba masarap talaga yung ano? Yung ano bang ano? Masarap yung nga kamsa. Masarap talaga dala yung ano, di ba? Naku, Stacey, maganda ka na, magkakaroon ka na ng kapatid na isa pa. Ano, duwende? Yung ano yan, yung... Ano yan? Yung anak ni Janice. Tsanak. Oh, Tsanak. Tsaka si Tsanak. Sarap ang ganda. Sarap. Hindi naman siya ata nabibagoong. Oo. Alam mo, ang sarap talaga, ano, Linda. Di ba binibigyan kita niya? Ay, may mga buka. Ba't hindi ka nagdala? Bakit hindi ka nagdala? Oh, dahil dyan mag-blind item na daw. May kinalaman ito. Dyan sa blind item, nagalit si Carla eh. Saan? Sa mga blind item? Naku, ito, makakala nyo sa akin lahat ng gagaling. Kay OG, talaga nang gagaling. OG ya? Oh, anyway, ang blind item ay may kinalaman sa isang sikat na female personality at ang kanyang celebrity mother. Idiin mo, si Dennis Padua ng Amerika. Dennis, Dennis Padua, nakikinig ka at nanonood. Ito ang blind item para sa'yo. May kinalaman sa isang sikat na female personality, isang actress, singer, lahat na, at ang kanyang celebrity mother. Okay. So, siyempre, itong si actress... mabenta to, mapa-Pilipinas, mapa-ibang bansa. Yes. Siyempre, kapag meron tong mga show sa ibang bansa, hindi pwedeng hindi kasama si celebrity mother. Laging kasama. May isa kang echo. Parang ako yan ang bigay. Oh, alam kay Chrissy o gani kay Chrissy. dahil hindi kay OG kay Christy. Dahil kasama rin yung isang female TV host nung nangyari ito. Si Christy yun, si Christy. Oh, eto daw. Kapag nasa isang location na itong si celebrity mother at si actress. Siyempre si actress nasa hotel room, ganyan. Uh-huh. Ano, may i-tour si celebrity mother. Pagka nag-iikot sa mga sponsor, ano ka ako na nga magtuloy? Umiikot siya sa mga sponsor, tapos sasabihin ni celebrity mother dun sa isang may-ari ng boss, sa isang sponsor, ay gusto na yan ng anak ko. Tapos give naman sa kanya. Gusto yan. Tapos pupunta na naman siya sa kabilang sponsor, gusto yan ng anak ko, Kembular. So in short, pagbalik ni mother dear sa hotel, ang dami niyang bitbit. Yes, nag-shopping. Pag titingnan mo, akala mo nag-shopping siya, but no. Eh talaga naman pala bigay ng mga ano sponsor at pinapangalanda ka niya. Hindi, mas magandang ano, tukod sa chocolate. Tapos, minsan... Sa kanya nagaling. Hindi, narinig ko rin sa'yo. Tapos minsan, meron siyang ano, yung meron siyang pintang sponsor na para mga tsokolate. Yes. Gusto niya ng mga tsokolate, kinuha niya lahat. Uh-huh. Tapos may isang malditang ano, parang funny. Pinoy. Oo, na Pinoy. Tapos sinabi niya, eh di ba hindi mo naman pinapakain ng chocolate yung anak mo? Bakit ang dami mong dalang chocolate? Napahiya. Binalik. Pampasalubong niya siguro yun. Pampasalubong yun. O, eto na. Siyempre, tapos na yung show. O, nakapag-shopping na siya.
marami na siyang mga bit-bet. Ngayon, naluloka yung mga producer minsan. Kasi overweight. Kasi lagi may excess baggage. Oh, tapos, bakit kayo nag-excess baggage? Hindi lang dahil dun sa mga giveaways. Kasi pag binuksan mo yung mga excess baggage, yung mga maleta, makikita mo dun yung mga natirang mga pizza. Bawa, tatlong piraso na lang. Inuwi. Inuwi. Di ba sasira na yun? Pwede yung microwave or toaster. Soap drink. Tapos mga ano daw, cooking can, mga ganyan. Tapos, at the height. Eto na, yung mga tuwalya ng Jotel. Parang ako? Parang ako yun? So, ilalagay na doon. Kumot. Eh, mga kumot, ganyan. Ba't hindi niya pa nilagay yung kama? Yun lang daw hindi kaya. Yung mga kama, yung mga ref, TV, mga kurtina, ano pa, mga upuan sa balkonahe. Ang tindi naman ng nanay na yan. Oh. Hindi, practical lang. Pwede naman ibalot, di ba? Why not, di ba? Libre naman, di ba? Pero syempre, pag kinuha mo yung mga kumot, tsaka yung mga tuwalya, producer ang magbabayad. Producer ang magbabayad. Yun lang ang hindi. Aba, may sarili ba kayong toaster dyan? Si Nanay, sila. Alam mo, feeling ko sa susunod maglalagay na tayo ng GoPro doon. Kasi may sarili talk show. Oo. Papa Jess, Tita Rexy, Direk Franny, Karen, si Tita Chi ba yun? Si Mama Chi. Si Papa Chi, si Mama Chi. Sa Ate Linda, may pambiyay ka na naman sa Bulgar. Nangka, bibigay niya yung mga item kay Janice. Dangyari na rin silang siyo. Naku, wag daw, sabi ni Salve. Yun na, ang blind item. So, kilala niyo naman ko si Celebrity Mother. Lolit Solis po ang pangalan. Louie Tolentino, si Mami Chuchu ba yan? Ama. Ama. Mm. Si Daddy Wawi, nanay ni Chuchu yata yung blind item, mister po. Daddy Wawi, tama. Naku, ang gagaling nyo talaga. Hindi. Sabihin na natin. Hindi naman nakakaya yun, di ba? Silverio and John, tama. Hindi naman nakakaya. Hindi naman nakakaya, di ba? Ano? Si Mami Divine nyo. At si Sarah Heronio Uyutinge. Pero kahit ako si Mami Divine, tapos mga libre naman to, harbating ko talaga lahat yan, no? Baka nga si Mami Divine, 50% lucky doon. Pag ako dahil, paglabas ko ng tindahan na yan, wala nang laman. Di ba? Ano yung mga favorite mong iuwi? Parang nilokton. Ano favorite mong iuwi? Wala yung passport mo kasi nilagay ko sa bag. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Dahil ano, di ba ko ano nung giveaway kaya ano ko, get ako ng get ng candy na chu-chu-chu. Tapos dahil, nung balapit ako nung ano, yung dalapag na airplane, di ba? Nahanap yung password ko, no? Kasi siyempre nakakaya. Kailangan ilabas mo natin naman ng bag. Nakita ng stewardess. Ayun na, nandun doon. Baka shampoo. Hindi, nandun doon yung kumutay. Plano. Kaya magmula ngayon. Hindi, ang dahit yung passport niya. Nakuha nung steward. Sabi talaga nung ano, nung steward. Lalaki, sabi niya na. Kasi yun, nilabas ko na lang. Tapos sabi niya, daga. Nakaturo doon sa mga isang tambak ng mga pagkain, humutang aeroplano. Tapos yung bang biglang inisip ko, ipapasok ko pa ba uli? Kasi nakikita na niya, pinapasok mo unti-unti. Parang, iya ako, kaya inisip ko, papasok ko ba? Kunyari, dead man dead na lang. Baka ba? Pero punta ko sa bato! Andito to, hindi ko to kinuha na! Pero talaga, Kamsat, ginagawa mo yon. Oo! Tsaka yan, ano, tama yung sinasabi mo. Usually, pagka, di ba, meron kayong show sa abroad, may mga sponsor, invited kayo, mga artistang kasama. Para alam diba, nila na dumating yung performers. Ang initang-inita ako, no, si Don Zuleta, hindi mahilig sa ganyan. Tapos si Gretchen Barreto, silang dalawa na kasama ni Gabi na nag-show sa Guam eh. Si Gretchen dahil erbatera din. Pag gano'n, get din yung get. Hindi pa sila ni Tito Tony. O hindi pa. Chok, get siya ng get. Tapos itong si Don, sabi ko, Don, ba't di ka kumukuha? Naku, Nike, magpaano lang yan? Wala naman akong bibigyan niya. Kasi yung pinasok namin yung store, mga native na kung ano-ano. Ano lang yan, papabigat siya. Sabi ko, doon na to eh. Para tuloy na hiya akong muha. Hindi siya kumukuha, tas ako kuha. Hindi
na ako sa kanya tumabi kay Gretchen. Kasi si Gretchen get ng get eh. Get ka din, di ba? Eh siyempre mo si Don kasama. Pati ganun si Loli, sorry sa kuwan ko ha, si Don, wa. So, ibig sabihin ko papipiliin ka, sinong gusto mo makasama ngayon sa biyahe? Si Don o si Gretchen? Si Mami Divine. Uy, dahil sabay kaming kukuha. Sa Guam, very generous sa mga Pilipino. Lalo na si Emilio. May parang national bookstore, Mr. Emilio Yap. Emilio Yap, si Tita Tessie Marcos. Ay, grabe. Parang may chocolate lang, factory. Get ka lang. Uwi mo na lahat ang gusto mo. Diba? Tapos may isang mall doon, nagbibigay din sa mga Pilipino. Talagang ano, talagang diba? Micronesia, Micronesia. Talagang ano, get ka doon. Kapag nakasama mo si ano, Mami Divine, Mami na rin ito. Mami Lolit ka na rin. At hindi, mag-aaway kami, Chuck. Dalagawa kami. Mami, di ba namin na ito, no? Kuna, no? Kung babawasan niya ako, sa akin nga lang, sabi niya, oy, akin tong dalawang kaya ito. Kaya nga, no? Wag mong death lock, no? Sabi ko, hindi, dito na yung akin. Kaya nga. Ano saan yung lalagay mo? Nasaan? Ito. Kaya nga, maglalabasan mo. Saka ito. Ako pa walang dala na akin tong galit. Siya nagturo sa akin na magdala ng ganito. Kaya mo, diba palang yan, kakaloka. Kamti kami dyan ni Mami Divine. Pero alam mo, may isang sikat na female celebrity na nangunguha din ng mga ganon sa mga restaurant. Gusto naman niya yung mga lalagyan na asin, lalagyan ng mga paminta, ganon. Walang kinokolek lang niya. Kinokolek lang niya. Sino yan? Ay, naku, sikat na sikat. Sikat super na sikat, sikat na ulit? Artista. Artista, babae, actress. May asawa na. May asawa. Pero basta hindi siya papayag na hindi siya kumuha ng mga ano, mga lalagyan. Hindi, parang ano eh, di ba parang, ano, parang memento mo, parang ano, parang gano'n. Hindi naman niya inatmosak, tambak lang sa bahay niya. Doon nga ako bumilip kay Don Silvera, talagang, hindi, nay, pampabigat lang yan, kasi hindi ko naman magagamit. Pero si Gretchen, ayoko na nga dito kay Don. Si Chris Aquino, paano pagkasama sa biyahe? Eh, si Chris naman, talagang, parang luka-luka sa ano, di ba? Parang pag nakita may sale, chuk ba yun ang bahay? Parang chuk, chuk, chuk. Parang si Sharon Porter. Parang ano lang siya, chuk, chuk, chuk. Give me this, give me this. So food naman yun. Kay Sharon sa pagkain. Give me this, give me this, give me this, give me that, kayo, di ba ba kayo order? Yung pala, hindi para sa atin lang in-order. Para sa kanya lang pala yun. Kaya pala tumaba siya. Nakaya pala tumaba siya. Arvin Laurillo, pa-message naman po. We want to bring the three royals here in Perth, Western Australia to be produced by EDSA Asian Shop. Asan yan? Sigurado ka ba dyan sa mga hinahanas? Oo, baka sa mga hinahanas mo. Shop pa naman yung sinasabi mo. Baka hindi na maging EDSA Asian Shop yan. Christy, Lolit, and Mr. Poo Asian Shop. Ayan na. At sabi naman ni Viola Dumlao. Hello po to the legit trios in showbiz. Wow. I'm so happy nakanood ako ng live. Viola Dumlao ng Zamboanga City. Wow. At si Andrew Gia Alu. Hello sa Reyna ng Intriga from Sydney, Australia. Sydney. Ang dami mga taga-Australia, no? Mahilig sila. At nagme-message sa akin si June Lalin. Ay, kasi Malaysia. Bakit daw hindi on-cam si Salve? Puro VO lang ang naririnig. Alam nyo, pagka inuntam pa natin si Salve, magiging portahosan na lang kami. Baka kaltasan mo na. Ano ko? Hindi, hindi ka na niya kakaltasan. Kami na kakaltasan. Kasi pag kinaltasan ka, walay ka. Walay na. Ayaw ni Sebo. Wala ka na. Baka magreklamo ka na sa dole. Si Jason magdadaro. Hello, anak. Hello, hello. Naiingit siya sa food, sa papood ni Tita Flory. Oo nga. Salamat kay Tita Flory Estrada. Kasi kasama namin siya sa San Rafael. Mandali namin si Alden. Ang sarap. Kasi sarap din nung nandito. Masarap dito. Maraming salamat. Oo, Tita Flory, salamat po talaga. Pero kung meron po kayo ipapadala, pwede nyo pong ipadala. Wala akong traffic ngayon. Oo, dahil holiday ho. Walang traffic. Sino ba ang papanawagan natin na magpadala? May traffic din? Kali saan? Traffic pa din. Talaga? Para mas marami pang tao doon na nagpipikit sa paligid ng ABS kesa sa EDSA. Meron ka po.
konti lang naman nagpunta sa EDSA, no? Anorexia, no? After 34 years, ano? Parang, ano na? Baka 199 lang yun. Oh, kay Kanon. Wow! Dahil dyan, pagpakilike at pakishare ang Facebook page, Filipino star ngayon. O, may story dito. Mariel, may babalikan pa bang career sa ABS-CBN? Uy, iyak nang iyak si Mariel. Pagkausap yung mga kaibigan niya sa DOS, paano ko naman di iyak? Ipit na ipit siya sa sitwasyon. No. Asawa niya to, balon naman ang ikinabubuhay niya ang ABS. Mm-hmm. Hindi naman niya mapili yung asawa niya sa pagkuda ng pagkuda. Mm-hmm. Natural, may mukha pa ba siyang iharap kapag mm-hmm. bumalik siya ng ABS? Wala na. Tsaka, in fairness naman kay Mariel, ABS talagang nagpaangat sa kanya bilang host. Oo, yan. Oo. At doon sila nag, ano, tagpo ni Robin. Di ba? Nakakalungkot yung ganun, ano, yung hindi ka man lang pakinggan ng asawa mo. Correct. Sa akin kasi selfish yung ganun. Mm-hmm. Alam mo naman na nandiyay pamangkin mo, nandiyay hipag mo, nandiyay kapatid mo, si Romel, di ba? Andyan yung manugang mo, si Aljur. Ano yung asawa mo? Tsaka di ba nung gumagawa nga siya ng proyekto doon, si Robin, lahat naman ng request niya, I'm sure, binibigay. Di ba sabi nga ni Ethel Espiritu, kamag-anak, incorporated. Incorporated. Eh, nagpa-change nga siya na schedule dahil may lakad siya. Mm. Alas tres na madaling araw. Mm. Pinagbigyan pa rin siya. Mm. Tapos ngayon, kukwestiyon mo kung ano-ano, di ba? Nakakalungkot. Hello now, hello daw sa mga taga Barcelona, Spain. Ay, pupunta ako dyan, sabi. Kasi nandun daw pala si Jun Lalin. Wala raw siya sa LA. Ah, nasa wow. Spain siya. Nasa Spain siya. Nosotros, wow. Vosotros. Ano alam mo, Jun. Mi casa. Ano ba? Yo soy boligrapo, I am a ball pen. Masahin mo yan, masahin mo yan. Vedasto Alejandre Bea. There's nothing wrong with being frugal. Mahirap naman kasi talaga sila dati. Pero naman, Mami Divine, napakabarat mo naman. To the point na nakakaperwisyo ka na sa ibang tao, mahiyak ka naman sa anak mo. Si Vedasto, ang punto niya dyan, dati nga, napuputulan kayo ng ilaw, napuputulan kayo ng kuryente. Binigyan kayo ng napakagandang kapalaran ng anak mo. Sumobra naman kayo. Hindi nyo bigyan ng kaligayahan. Yun. Mm-hmm. Diba? At si Ging Lim. Hello sa tatlong haligi ng chika. Ay. Wow! Manay Lolit, Nay Chris, and Mr. Fu watching from Ontario, California. Ontario, California. Kung haligi ka, anong kahoy ka? Ano? Ano? May haligi. Kung haligi ka, anong klase ng kahoy ka? Ano ba yung matigas ng kahoy? Nara, mabigat. Nara, oo. Dahil, meron sinabi sa akin yung ano, hindi daw tinatablan ng anay. Nara ba yun? Nara. Mas matindi yakal. Mas hindi mo siya mapapakuan, babalibulin mo muna. Ang yakan. Mas matib mga asya. Ebulave. Kamagong. Ang kamagong, yun yung loob ng ano eh, pagka ikay kumain ng mabolo. Kunin mo yung kahoy sa loob, yun ang kamagong. Pero alam mo, palochina lang tayo. Ay marami, maraming palochina. Iba sa Japan ba? Di ba yung mga palochina? Pero magkano naman siya. Di ba, amoy ano siya, amoy apple. Gusto ko nga yun eh. Maka mabati na ako ha. Mami, hindi ko mabati. Si Maya Jones, ba't hindi pa po may enter frame? Maya, magano ka na, retouch ka na ha. Sabi, senyas na ba? Ay, kadiri ka Maya ha. Ayaw mo ng privacy ha. Ay, pero yung mga waiter magpinsan pala yung mga kinikeron. Kadiri ka ha. Hello kay Dimar at Apple Lloyd, Angel McDonald, Ted Di Hoya, Maribik Lara sa Balbong, Laso Bambi Pentes, lalong lalo na kay Kylie, Abik Nini at Anamay ng Villar Family, Emma Namoranto, Lani Manluko ng New York City at kay PBBR Jr. Alam mo si Maya, tinatagal ang exposure niya. Kaya na ha? Over na yan ha, Maya. Hindi mo makukuha ng libre yung waiter, no? Mabayad ka pa rin. Nakakaloka. Eddie Litada, hello. E.A. Nozil Rylin. Hello po sa inyong tatlo na walang patid sa paghahatid ng showbiz balita every Tuesday at napapawi ang stress at homesick sa anumang sulok ng mundo. Wow. Shout out to Ate Anamili, who's also watching from Brisbane, Australia. Tayo talagang television. Parang ano, Australia. Parang talagang ano na tayo, distinct tayo para pumunta sa Australia. Parang pumunta tayo. Tatago ko na to, no? Baka mamaya mawala. Congratulations sa three most trusted chikadora of the industry. I'm super happy and excited watching from Bakersfield Highway 5, LA. California. California. Pag pumunta ka, may, ayo, Bakersfield.
Ilang? Hoy, uy, marami salamat naman sa ating 1,800 live viewers. Eh, pero masarap yan. Kaya nga, ito may ube, diba? Kasi binagargalay mga pan-pamilya. Mamon. Ay, bigay nung ano, nagbigay sa atin ng cake. Ah, talaga? Oh, oh. Sino ba yung nagbigay sa ating July. Cake? Si July. Si July. Masarap yung binigay niyang ensimada. Oh, ensimada. Oh. Sa kanya rin yun, siya gumawa. Oh. Ay, thank you kay July, ha? Cake of Hearts. Yan, Cake of Hearts. Baka nang pakalayo ng panaderia niya, no? Saan? Sa Las Piñas. Las Piñas, no? Las Piñas. Pero mas yung manay, ginarga na tayo. Sabi niya, baka daw kunin ko. Hindi pa tayo nagpapakab. May 5 minuto pa tayo. Oh. Yeah, actually, 8 minutes pa daw. Oh, oh. May blind item pa ba? Ano? Wag. Ang daw? Sabi ni OG. Oy. Oh. Kuha mo si OG Narvaez. Sa pinagbibintangan ni Carla. Pero alam mo, Carla, ang totoo. Gusto lang talaga mahiwalay ni OG si Catherine kay Den. Kay Ed. Kay Daniel. Ay, Daniel, no? Gusto niya talaga mapunta kay Alden Richard. Yeah! Uy, may nag-text sa akin. Mm. Meron na rin palang talk show ang Chuchu. Oh. Si Chuchu, si Chuchu at si Chuchu. Nakakawa sila, 100 lang followers nila. Sino yan? Tingin eh, ako sabihin. Tapos sabi niya, si Chuchu mukhang bangkay. Sino yan? Sino? Ano ba yan? Hayaan mo na. Pareho lang tayong gusto natin mabuhay. Oo. Diba? Okay. Nako, eto ha. Kung ang sweldo sa atin ni Salve, 552. At nalaman ko ang sweldo nila, 66. Lumipat ako doon. Pag ang sweldo doon, 6, doon na ako. Naku, magpapapahiri! I doubt. She doubts daw, sabi ni Salve. Magpuproduce daw si Cornel Jude Estrada ng digital show. Gusto mo lumipat na tayo doon. Iwanan na natin to. Ang galing-galing na producer ni Jude Estrada. Ano ko, ayun naman pala. Oh, baka naman. At meron pang tinguwi tayo. Isa tambak na bangus. May bangus. Diba? Jude, sige. Produce ka na next week. Para iba na. Naman. Gusto mo naman umaruba ito kami. Martes kami dito. Ebis kami sa iyo. Oo, pwede naman sumeng. Hindi. Para hindi ano. Di ba, 12 to 1 tayo dito. Gusto ni Jude, mga 2 to 3 tayo. Lipat lang, parang siyang kaisip. Show si nanay. Ito, oo. Ay, kaya ko na yan. Pwede nga. Pwede ano na. Ano lang si hiram siya talaga ng wawang. Ganito, meron akong suggestion. Dito tayo pag Pilipino star ngayon. Mm. Pag kay Colonel Jude, dito tayo. Ipapaling niya lang yung camera ng ganon. Oo. Ito naman yung background. Dito naman tayo upo. At saka hindi. Ihibayin lang namin ang ano, no? Naku, kay Jude. Call! Kaya-kaya yung jobs yan! Papalitan niya lang mo, to! Gustong-gusto kay Camera Works ng All Out Sundays. Naalala mo may upuan, tapos may kumakanta, kanto-kanto. Nag-T360 yung director. Ang galing! Diba? Ang anak ni Jeline Eugenio ang director. Oo, dancer ng UMD dati. Oo, sino to? Si Miggy. At saka hindi. Nag-T360 siya. Ang gawin natin, pagka Martis tayo kay ano, Salve, dahil PSN ng ano natin, ano, showbiz. Pagkakagyud tayo, politics. Ano na, politics naman tayo. Ayaw mo na mga ano, sex, oh, love, sex. Ganun. Sex. Gusto mo yung may palakmak. Ganun na, doon lang tayo po. Dito na mga camera. Ayaw doon, sino mga painting naman nung nandoon? Oh. Eto, may nagtapagtanong. Hmm. Pakita lang po si Manay to complete our day. Kung may babalikin siyang karelasyon, sino? Yeah! Sino lang gusto mo makabalikan? Eh, bakit? Sino-sino ba? Ang sino-sino? Ay! Tatay ni Sisit. Una! Nagagalit! Yung taga-dao! Nagagalit ang mga sino! Ayan na! Sige ako na kahiyan! Una! Sige! Letter B! Pinamay kamay ko guwa kaya. Pag na! Pamila niya, sa'yo yung mga karelasyon ng mga. Tapos, yung sekreto mga karelasyon ng mga mga. Kailangan nilabas niya rin yun. Yeah! Ano ba yan? Nakaiya kami, no? No. Nagko-comment si Sneezy, saan yan? Sa dao. Kadiri, oh. May taga-Bulacan na. Hindi. Kay Jude, ano lang, yun na lang gawin natin, opening nung kay Jude. Gawin
natin bombastic yung kay Sabi ng mga anak ko, kayo ni Manay Loli, nag-uusap kayo ng mga love life. Siya din yung mga anak niya, ganun din. Sabi niya, hindi kayo nandire. Eh si Direk Franny nga, ang tanong niya sa'yo kanina, di ba? May tinatang siya. Ano naman, ang alam lang ni Franny yung ano, yung pang-showbiz ko. May iba no, may pamulay. My God! Eh si Direk Franny, si ni Direk si ngayon ang muli nagkita. After a long time. Sneezy hot girl Edmund pala si Manilo. Pabati naman po, happy anniversary. Salamat. Janet DG Santibanez. Total sabi, ni BG. Saan si BG? Sobrang bait ni Sarah sa iyo. Kaya wag mo na idagdag yung suntok mo sa problema. Bodyguard! Sabi ni ba, ikaw din nagsabi mataas ang tension. Kaya alang-alang na lang kay Sarah, sobra na ang pagtitiis ni Sarah. Itong si mother, kala mo royal family. Oh, buti pa nga ang si Queen Elizabeth. Tinanggap niya ang isang commoner para kay Prince Harry. Hindi lang commoner, divorciada pa. Divorciada pa. Oh. O, tinanggap niya, royal family yun. Oh. Tapos, tinanggap din niya na nag-decide silang umalis. Napunta na ng Canada. Correct. Umiwalay na, di ba? Ang hirap talaga labanan yung talagang pagka pag-ibig. Hello naman daw. Megan nga, ang tinanggap nila, di ba? Hello daw, sabi ni Megan Aguilar. Hindi. Megan? Sino ba? Megan Young. Oh. Meganon. Meganon. Usong-usong po sa amin yun. Huwag kayo magbibigay ng pangalan doon. Dugtungan yung star po. Eto nga. Sabi daw, hello daw kay Marlon and A-Roll ng Qatar. Pinapabati ni Oji Narvaez Rodriguez. Wow! Taga Qatar. Hindi. Iyan ang dapat intindihin ni Carla. Yung bang tayo, di ba? Siniseryoso niya masyado yung biro natin o ano, di ba? Huwag mong seryoso. Sabi nga ni OG, parang ano, upset na upset. Hindi, yung pagka nagbibiro ako, walang personal yun. Eh kung sinasabi nga ni OG na anin mo ang mansyon, kung malaki naman ang iyong puso. Si OG ba nagsabi niya? Hindi, may hapa na si Richard. Ang mabuti pa, Carla, padalan mo na lang kami pagkain. Oo, ay nako, busog ako. Ayaw talaga tanggapin, baka kasi busog ako. Baka hindi pabayad yung utang kay, ano no, Tito Manny, Baka pwede magtanong, sabi ni Mona Monta, ano ba ang anak nila Coco at Julia Montes? Hindi po namin alam. Gusto po namin magsalita, pero baka madamay kami. Basta alam po namin tao. Agnes Kabug! Ginaniban si FMR siya. Happy first anniversary po sa famous trio ng Ticket Per Minute Mega. Wow, Tokyo, Japan! Po. Watching from Tokyo, Japan. Wow! Ito my favorite place. Oo nga. Anong ginagawa mo pag nandun ka? Kumakain. Yun ang paborito ko doon. Sino? Si ano? Hindi ka ba? Masarap dyan. Lalo pag winter. Ay? Kasi syempre talang na talang. Malinig na malamit. Nakatelag. Nakatelag! Kung wala naman pinipiling panahon. Kahit mainit. Ay, napasayaw na. Napasayaw na ni Tala ang buong ni Sarah ang buong mundo ng Tala. Lalo ka na, double pa nga Tala-Tala, di ba? Nakakalo. Nakakalo. O yan, taga Dubai, pasayin mo. Ay nako, sabi ni Kat Gazzini. Di ba beauty queen? Ang sasarap ng tawa talaga kapag Bartes dito sa Manila Square. Mahal na mahal ko kayo, Nay Lolit, Nay Chrissy, Mr. Fu, at aming homesick reliever watching from Dubai, UAE. Uy, ang sarap ng mensahe mo, Kat. Ayan. Thank you. Vitamina namin ang ganyan. Truly. Thank you, Kat. Michael Lagman. Happy first anniversary to your superb show for the three icons, Miss Christy Framin, Mr. Fu, and Miss Lolit Solis. Pa-shoutout po from Las Vegas, Nevada, Maria Rina Palayad, Edwin Garcia, and Michael Lagman, working with Wynn Las Vegas Casino. Wow! Gusto ko lang patiin. Tito Jun Pabustan and Darlene, nandito sila ngayon sa Pilipinas. At si Eric, salamat sa pasalubong, Tito Jun Pabustan. Darlene, hello. Hi, Jun Pabustan. Sabi ko na eh. Bakit siya lang binigyan mo pasalubong? Tama hindi. Tandaan mo yan. Sabi ko na kasunod yun eh. Tandaan mo yan. Galit no, galit na galit no. Oo. O ano pa? Diba Mike Micho, Michelle Baoyang. Yung utang ni Carla kay Arnel Ignacio, bayad na ba ni Carla? Oh may kwento sa akin na parang nabayaran na, pero may isang nagsabi, hindi pa raw. Alam mo ko ako kay Carla, total marami na siyang pera ngayon. Maluwag na ang kanyang kabuhayan, di katulad no na
hinahanap pa niya kung saan kamay ng Diyos siya kukuha ng pambayad ng ilaw, ng tubig, pambaw ng mga anak niya. Linisin mo nang walang naibabato pabalik sa'yo. Kapag nilinis mo lahat yan, sinungaling ang lahat na mag-iimbento talaga. Tande, pag-utang-utang. Oo, linisin mo yan. Total, dati tawag sa'yo kalabit penge. Diba? Kalabit ang kalabit, parang hangin. Penge. Kalabit penge. Pero kani, diba? Bilhin mo na yung katahimikan ng kalooban mo. Meron kani. Diba? Eto, kawawa naman, matagal na pala natin taga-subaybay, basahin mo ano. Carmela, Sardana, Batalier. Masugid akong taga-subaybay muna, wala pa nung first episode, pero ngayon lang po ako nag-message. Sana po mapili ang message ko. Happy anniversary po, Nay Lolit, Nay Christine, Mr. Fu, at more years to come. Love you po from Pasig City. From Pasig City, Carmela. Hello, Carmela. Salamat. Thank you, Carmela. Carmela, magiging dalawa nasyon namin. Pupugis na kami ni Boo. Jesus Estrada. Jesus Estrada. Diba? Na Rian Belhica, di ba pwedeng mag-guest si Chris Aquino sa inyo? Total, nanonood ka rin lang. Nanonood ka rin lang sa amin, Chris. Mabuti pa umupo ka dito. At maayos na rin naman ang katawan mo. Tsaka hindi, papayag naman kami kung gusto mo. Buong isang oras, ikaw lang nagsasalita. Hindi kami mag-interrupt. Ay, wala talaga magtatanong. Panalo yun lang. Naupo dito si Chris Aquino. Ikaw lang magsasalita. Panalong panalo. Kahit ano sabihin mo, sabihin mo. Para masabi na niya kung alam na ba niya yung ano. At siya yung sasabihin, ano. Dito natin pag-usapan niya. Yung dalawang termino na yan. Pag ikaw nagsabi na, ang ganda-ganda pakinggan eh. Para music. Pero pag kami. Pero pag ako, kabastusan mo. Lalo ako. Kaya dito mo ano, dito mo itanong yan. Diretsa. Baka, ano ba yung... Nanay Lolit, what is chuchu? Ganon. Kasi si Chris, parang kalmado. Oo nga. Dapat ano, di ko pa, never ko pa nakasama si Miss Chris. Oh, nakasama pala si Christy Fermin. At least. Oh, sa mga Chris sa showbiz, si Christy Fermin na nakasama ko. Si Chris Bernal daw. Hindi ba nag-guess? Kasama ko na. Hindi ba nag-guess? Sino pang Chris sa showbiz? Lawrence. Uy, ayaw ni Katrina. Chris Lawrence. Ang daming Chris. Ang dami palang Chris sa showbiz. Oo, Chris Konghun. Ayan, basahin mo na, no? Lidia Carino, happy anniversary. Sa tatlong diva from San Jose, California. Wow. Ah, ito si Naira. Ano yun? Nairian Belhica. Yeah, nabasa ko yan. Yan yung nagtatanong kung magigest daw po si Chris. Ah, okay, okay. Apple RV Tiongson. Sobrang stress reliever po kayo. Sobrang nakakaaliw po. Please, please, please notify. Happy anniversary po from Tondo, Manila. Apple, salamat. Thank you. Alam mo, saya-saya nitong show natin, ha? At ano na tayo? Ano yon? Thank you! Year 2 na tayo starting Tuesday. Tama. Ayan, tandaan mo yan, Salve. Year 2 na tayo, pero 5,000 pa rin ang aming ano. Kaya pag in-opera na ako ni ano, nasa kabila ng 5,000. 10 daw si June per episode. O, 10 daw. Nako, guys. Ako, alika na! Iwanan na natin itong show na to. O, iwanan na natin itong show na to. Doon na tayo. Dagdag ko sa ilalagay mo. Diyos ko. Lagay mo na sa'yo. Ayan na, kukunin ko. Pero, pero may sinabi si Colonel June. 15,000 per tape, per live. So, pero sa tanay natin gagawin. Baka sa'yo na lang yan. Hindi ako papayag. Saan ka na lang? Sa Sampaloc Tanay. J.E. Camp. Ay, ang gagawin, 15K, ayaw mo? Malayo. Ayaw ko, layo, ha? Diyos ko, sa traffic lang, ha? Ayaw na, ayaw. Ano na sa meat shop? Sa meat shop? Mag-advance ako ng 10 episodes. Oh, tayo mag-rent tayo doon. Ako marami akong pintor doon. Oo nga. Makitulog muna ako doon. Sige, makatulog na tayo lang. Malapit ba yung Ortigas sa Tanay? Oo. Oh, malapit pala ako. Ano? Shoot ko na? Si Salvi raw sasama si Salvi. Dude, sali mo na rin si Salvi, ha? Pero ayaw namin sa kausapin pagtungkol sa sweldo. Maliit lang sa magbayad. Net Abad Sin Chow. Watching from Hanoi, Vietnam. Happy anniversary po sa tatlong wonderful showbiz authorities na talagang nagpapasaya sa aming maraming tao. Bisitahin ko kayo
next holiday at dadalhan ko kayo ng Vietnamese coffee. Salamat. Alam mo, may isa akong na-visualize kung nasa tanay na tayo. Si Ben ng... Benji. Si Benji ng... banana cake. Oh. Dadayuhin niya yung tanay Rizal with the banana cake. Ha? Humahangos. That's most the most. Hoy, get well naman kay Benjo de la Cruz. Dahil lalabas na siya ng quarantine. Charot, siya ba lalabas yung girlfriend? Bakit? Grabe kayo. Hoy, walang banana cake. Pero salamat sa pan-pamilya ni Mel Martinez. Doon tayo pupunta ni Mami Chi. Tama yung tama. May nag-iiste. Kakaloka! Parang pag doon tayo sa tanay, malayo yung mga magdadala. yun ang pinaproblema ko. Hindi, ang gagawin daw ni Colonel Jude kapag hindi nakaabot yung dala, siya nalang mag-abono. Kaya nga, di ba, Birmo? Daladala yung mga daladala sa atin. Paano darating doon yung beauty derm? Malayo. Kaya nga. Sabi ni Boy, sinaloka ako sa show nyo. Grabe, sakit-sakit ng tiyan ko sa katatawa. Sabi ni Lisa, kaklase ko, ala naman kayo sa show, parang kayo asa batala nagkukwento. Batalan talaga. Batalan. Hindi mo ng banyo, no? Oo, batalan. Hindi. In fairness nga ngayon, may mga briefing nang nagaganap. Noong araw, wala nga. Kasi year 2 na tayo. Pero naiiyak na naman. Pero parang charot-charot lang yung briefing kasi hindi naman natin sinusunod si Salve. Ine-efforta niya yung printout. Hindi natin kaya nga sinusunod. Kung yung ginasta niya sa printout, dinagdag sa sweldo natin, mas masaya pa tayo, di ba? Uy, pero maganda yung skirt niya. Nahirapan siya mag-plancha dyan. Alam mo, si Salve, ha, talagang umuunlad na talaga si Salve. Lalo na. Naka-electric clicks na ipalga niya. Lalo na. Pagka si Jude ng producer natin, baka mamaya, dahil nakagawin. Baka nakakeno. No, kaya nga, nakagamit po, pasok natin, ha? Alam mo naman yan, no? Tapos sila Randolph, nakabarong na, gano'n. Ito, mas matindi. Siguro si Senador Jinggoy, nakikinig o nanonood. Huwag na kayo kay Jude. Sa akin na lang kayo. 25,000 per episode. Alam mo, Jinggoy, anytime. Naka-anytime. Pero babalik tayo sa PNP custodia. Malapit-lapit yung kaysa tanay, ha? Sige, doon na lang tayo. Malapit siya lang yun. Pinaglalaroan nyo kami. Pero hindi, honest, isa si Jinggoy sa pinakamahal natin tao sa show. Naman. Napakabait talagang tao. Pamilya Estrada. Tsaka hindi, ako naniniwala talaga kung nagkaroon sila ng relasyon ni Bong. Nung ando doon sila sa kami. Isipin mo, pag-ising nila, nakakapalitan na kaya sila. Kaya nga, oo. Tsaka hindi, pagkagabi, pagka medyo naghahanap sila, sino ano yun nila? Uy, seryoso ka ba? Sabi mo, baka hindi ka pinikarla Estrada yan. Ang dududa talaga. Eh, minsan yung ibang mga mga dyaryo, tsaka yung mga ibang mga shows, pinipick up yung akala mga natin. Hindi, no? Hindi, ito totoo. Di ba, yung pagka niyang dialogue sila, at least si Jinggoy noon, parang inis talagang, parang nainis siya sa buhay niya sa klame, parang naiirita siya. Si Bong, parang lagi nakangiti, parang okay lang sa kanya. Tapos talaga nagduda ako, naku, minsan talaga titignan ko lahat ng mga policewoman dito. Di ba? Baka naman kaya gustong-gusto na dito sa krami. Dahil di ba? Baka meron na siyang baka maging di ba? Ang maging skandal. Na-discovery natin? May na-discovery kami. Parang alam ko yan. Inihahatid pa ng nanay. Di ba? Ayan pa! Kayo. Isa pang pamilya. Oo. Malo. Diyos ko. Nanay at anak. Baka nanay at anak ko. At isang anak lang ba? Hoy, teka muna. Dalawa. Teka muna, may tatanong ako. Ba't parang may nabasa ako? Aaminin na daw ni Baron Geisler na isa doon sa mga anak niya. Okay, doon sa girl. Doon sa girl. Eh, hindi ba? Yan ang dahilan. Ba't ako na siyonggal detail? Kwento ko na, nanay. Wag na. Hindi, doon na namin kapeto sa second show.
Yeah, just thinking, Goy. Ika-cut natin tapos sa launching na lang sa Tanay. Launching sa Tanay! Aalamin ko muna kung marirenew yung franchise. Doon natin ikwento. Nay, paki-ask po si Manay Lolit sa Bacoor daw po kayo kay Senator Bong for 30K per episode. Sabi ni Randy Balaguer. Alam mo, Randy, palayo na ng palayo. Layo ng Bacoor. Ang pupuntahan namin, ha? Matraffic papuntang ano, coastal. Pagtitisan ko na lang yung 5,000, ha? Tayo naman, sasabi-sabi lang tayo na matraffic. Pero, Diyos ko. Mag-okay yan. Mula monumento ng Baclaran, gumulong-gulong ka sa kama mo. Pupulutin mo ba yung 30,000? O, di tatlo na yung show. Apat na yung show. Oo. Isa kay Jude. Isa kay Jinggoy. Isa kay Bong. At saka ito. Apat. Apat na yung tayo. Alam mo? Hindi. Ano? Dalawa isang araw. Para dalawa. Ah, dalawa. Back to back. Hindi kaya pag-araw ng Sabado, makikipaglibang ka. Namatay pala tayo sa sobrang sipag. Tapos, kay Colonel Jude, Love and Sex. Kay Senator Jinggoy, ano? Paggawa na, paano i-breed ang mga tilapia? Ganon. Ano mga... Dagas sa tanay. Nako, nag-text si Japs Jersin, alam niya to eh. Ano? Nanay, may dumadalaw po yata doon. Nasa brush ang ebidensya. Yung mahabang hair na nakita ni Mrs. Sa PNP. Kaya nga. Eh, pamilya nga sila. Isang pamilya sila doon. Nanay, tsaka mga anak kasama. Buti yung nanay, hindi ganon. Masiba eh. Walang metay. Walang metay ito. Eh, nung araw, hindi. Ay. Nung araw, maganda. Tapos si ano yung Karen, sabi, ay. Ang daming pinaiyak nun. Dahil, ang isa sa pinaiyak nun, si Richard Gomez. Yes! Si Goma. Cry ng cry si Goma. Dahil, yung... Binasted siya. Hindi binasted. Yung parang... Pinag-break. Ano ang tawag doon? Parang... Binaasa. Parang sinijuice. Parang pinaasa. Pagkatapos biglang iba na naman ang boyfriend. Kasi bagets, ang ganda ng mukha, di ba? Umiiyak siya kay Douglas noon. Ba't ganun? Inayakan niya, ha? Pero may ganap. Ewan ko sa kanya, pagbata ba? Ilan taon ba siya noon? Bago pa lang siya atista noon eh. Hindi, nasa dads na siya noon. Pero nung sila ni Jinggoy, ilang edad niya? Nasa dads na, mga 17 na rin siya noon. Eh si Monching pa. Si Monching pa. Oh, dami-dami. Lahat yata naman taga-dads, pinakyaw niya. Kaya kumukota. Gigo Garcia. Alam mo, actually, parang ang swerte ng mga ganun babae, di ba? Lahat. Natikman mo lahat ang hotdog. Di ba? Mini hotdog. Medium hotdog. Chicken hotdog. Jumbo hotdog. Lahat ang hotdog. Walang makakalawala sa'yo. Oh, in fairness. Oh, pag ako rin maganda. Hindi, pag ako rin maganda. Tuhugin ko. Hindi gagani-ganito tayo. 1:30 na. 1:30 na ba? Ano ba yan? Grabe. May additional ano pa tayo ngayon. Wala daw. Wala ano additional. Ano mo, irereklamo ka na namin sa Dole, ha? Ito, ha? Sobra na to, ha? Oo. Ano ka, pumama na tayo, Keno? Bakit hindi mo pa kami pinapahinto? Ano yan? Baya nga. Tutok na sa mga intriga. Per minute. Ikaw talaga, Salbet. Susubok kita. Tumaga mo enjoy sa Secretary Belo. Pero magre-reklamo na ako sa ano? Labor. Naku, baka ma-senate hearing tayo. Kakausapin tayo doon. Nakakaloka. Oo nga, 1:30. Hi, Soto. Hi po sa inyong lahat. Kamusta po? Magbasa ka ba ng basa? Out. Wawanti naman. Di ba ano lang tayo? Salamat po from the north. Tama na yan. Kaya nga. Okay na. Ikaw talaga sabi. Inaabuso mo kami. Anong panawagan mo kay Mocha? Don't use us! Stop using us! Mocha, please stop using me. Ano kay Robin Padilla? Kasi may statement si Robin sa'yo. Ano ang balik mo sa kanya? To close the show. Nako Robin, balikan mo na lang nung nasa bilibid ka. Mm. Kung sino kaibigan mo noon, dapat kaibigan mo pa rin hanggang ngayon. Diba? Dahil dyan, bibigyan ko. Maraming salamat mula sa Take It Per Minute. Maraming salamat mula kay Kamsat Linda Rapadas. Ayan na. Ay mo, kaloka talaga ah!
Pinagbibigyan niyo sa Saudi, nag-overtime na tayo. Wala namang overtime na envelope. Ano daw? Sabi ni Corey Danis. Ano daw? Oy, sandali. Oti na kayo na eh, sabi ni Boy si Karagay. Uy, baka abutin tayo ng Christopher Mayer. Sabi ni ano, Sneezy, ano ba kayo overnight? Ay, overnight. O nga, mag-overnight lang tayo, no? Diyos ko, alas 4, Christopher Mayer. Kay Mami Divine, yes. Oh, yes. Kay Mami Divine, meron ka pa ring issue? Message. Gusto pa mag-message kay Mami Divine. Sige, mag-message kami pag may additional. Kaya nga. Ay, hindi. Sa next year na namin yan. Baka bukas, inopera na ako ni Giannis ng 5-5. Hindi ako. Liwat na ako. Nag-anong siya. Sara Balabagan na siya. Sige, nga na, paano sa'yo? Mag-message siya kay Mami Divine, pero idodoble daw yung TF. Ay. Sara Balabagan is... Hoy, ayaw ni Arnold Cabo. Ito po ang Take It per minute. Meganon! Umihila. Ano ang gagawin ninyo? Like and share at subscribe sa YouTube channel ng Filipino Star ngayon. At paulit-ulit nyo itong mapapanood sa YouTube ba yan at saka Facebook. Lahat po ng episodes ng Take It per minute. Meganon. YouTube po.